Isang binata mula Malita, Davao Occidental, binaril sa dibdib ng kanyang tiyuhin. Pero ang isang bala nagdulot ng siyam na tama sa kanyang katawan. At nakagugulat na hindi ito tumagos sa kanyang dibdib. Diyos ko, sa katamanan na kali mo buginik, kasa, kadwa, katlo, kapat, kalima, kanong, kapito. Siyam, sapo, main. Kara ako niya lago yung arak katagay, ay di ako sinon. Kabi ko, jumulot siya bala, wala amang kaday. Nagtataka ko bakit hindi siya tumalab. Parang kababalaghan. May mga taong hindi tinatabla ng bala kasi may anting-anting. Si Jason, pinabulaan ng meron siyang bertud o agimat. Wala yan ting-anting ko, ano wala man. Pero pagbabahagi niya, di umano, merong pinainom sa kanya ang kanyang lolo noon na posible raw nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Pinainom ako kasi ni Lo, inom kami kasi tagbi pa kami, buwi na kami. Isang klase raw ito ng herbal oil mula sa iba't ibang klase ng mga halamang gamot. Sambog siguro na hinungdan na ako talay may kayo subuwang kami ni Baklag kasi painuman na ang kami. Yung paniniwala sa anting-anting nag-root siya sa pagta-transfer ng divine protection sa isang bagay at yung bagay na yun ginagamit ng mga tao para maprotektahan sila sa mga ibang bagay na makakasakit sa kanila. Pero nasa na kaya ang suspect na si Carding? Pinuntahan ka agad namin yung area, kahulihin ang yung suspect. Nakatakbo yung suspect, wala na doon. Hanggang kinabukasan, nahuli po natin yung suspect together with the firearm. Nakadetine ngayon si Carding sa Malita Municipal Police Station. Nagpaunlak siya ng panayam. Bakit nga ba niya binaril ang kanyang pamangkin? Ang simpleng inuman daw kasi nila nung araw na yon, nauwi sa hamunan. Pabaril niya sa akin yung kanyang uncle. Bakit ipabaril mo sa akin si dili. Talawan di ay ka, puti kag itlog, ni mo. Yamag gibunlot ang lagaraw. Ayon kay Carding, di umano, doon lang daw niya kinuha ang kanyang surit-surit. Pusil na lang diyon ako to, kay ako may mapatay ato. Kahit mo ba itong itako? Kung wa siya magkuha patungkuan, lagaraw niya, dito mapusilan siya. Wala ako tiba sa ito, diretso na nyo ako timbak. Inyadaman nyo ako sa pagtimbak na hanaw ako naway sala ako ka noon. Siyam, sapo main. Pero paano nangyaring mabababaw na sugat lang ang natamo ni Jason matapos siyang barilin ni Carding? Ang ginamit na baril, nakumpiska ng mga otoridad. Ito po yung baril na ginamit ng pagbaril sa victim po natin. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, ang baril na ito, isa sa mga sinaunang sandata ng ating mga ninuno. Nakipagsabayan sa mga rifle ng mga banyaga. Pero makeshift, armas na gawa lang sa bakal at kahoy. Idagdag pa na ang ginamit na bala ng surit-surit, mahinang klase raw talaga. Kaya hindi ito tumagos sa balat. Ang bala na ginamit niya is gawa lang din niya. Ang ginamit niyang pulbura, pulbura mismo na nasa posporo. Yung splinter na ginamit, yung malaking baterya, yung dry cell. Kasi ang baril na yun ay intended for panghuli niya ng manok or panghuli niya ng ibon. Nangyari dun sa biktima, isang potok lang nung surit-surit, 9 na bullets ang tumama. So yung ginamit na bala nun is buckshot na may 9 na pellets. So gumawa rin siya ng homemade niya na sarili niyang bala na nagmimimik ng totoong bala ng shotgun. Kung malapit siya dun sa biktima, diretso yun sa katawan at sasabog yun sa loob. Ako po yung kasama ni Jason pumunta ng hospital. Nasyak yung doktor. Sabi ng doktor, linisin na lang natin ito kasi hindi naman malalim yung sugat. Superficial bullet wound ito. Hindi naman daw delikado yun. Nakasuhan po natin siya ng first rapid murder at the same time violation of RA 10599. Comprehensive law on firearms and ammunition. Tigalaga ang pakuyak anak, katapusan tigtimbak ng bali. Nyadamang yun ako. Hihingi na lang siguro ako ng patawad sa kanya. Nagbasol lagi ko sa akong gibuhat, sir. Dahil himalang nabuhay at nagtamulang ng siyam na tama sa katawan, itong si Jason parang naka-lucky nine. Ano't ano paman, panibagong buhay ito sa kanya. Kaya maituturing pa rin, swerte!
Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.